dyan papasok yung short selling. And it improves market liquidity, ah. Oo, of course. Oo. Kasi meron kang opportunity to make money in both directions. Lalo lang kapag advance ka mag-isip. Oo. Oh, may bago ngayon sa stock market, ha? Anong bago sa stock market? Short selling. Ah, sa US meron na yan, eh, pero sa Pilipinas wala pa, no? So, sa Divisoria. Sa Lumaklaran. Oo. Well, of course, I'm sure maraming magtatanong sa atin, no? Ano ba yung short selling na yan, no? Oo. Eh, since advance time mag-isip. Paano ba yun? Ano, no? I-explain na natin kung what does short selling mean, or ano ba yung short selling na yan? Yeah, no? Kumbaga, brief introduction to short selling. So, ang current situation sa stock market natin is, sinasabi nila is long, no? Which is basically, yun yan, buying long, eh. Diba? Yun yung opposite ng short selling. So, right now, sa stock market natin, You buy at the prevailing price, tapos you hold on to that price, di ba? Hintayin mong umakyat. Buy low, tapos sell high. You sell high. And in fact, some investors, parang Warren Buffett style, they buy long. Kumbaga, they're in it for the long term. Yes. Yan. So, short selling na to. Bibili ka ng mababa, hintayin mong umakyat, tsaka may bibenta. So, that is good for if the stock market is going up. So pag bumababa, diyan papasok yung short selling. And it improves market liquidity, ah. Oo, of course, kasi meron kang opportunity to make money in both directions. Lalo na kapag advance ka mag-isip. Oo, mas importante, kung no? Tingin mo, no, na medyo you read the market, technicals, volume wise, etc., etc. Kung tingin mong bababa, then short selling is for you. Oo. So, paano ba exactly nangyayari yung short selling? Oh, demonstrate tayo. Oo, sige. So, basically, kung short selling, yung traditional or yung alam natin, buy low and sell high. Mm-hmm. Pero pag short selling, you sell high and then you buy low. Tama? Exactly. Okay. Medyo counterintuitive siya, pero sige, we prepare to show. So may role-playing tayo. Role-playing. So kunwari, ikaw si stockbroker. Okay, kasi pag sa short selling, maraming actors dyan. Okay? Meron si stockbroker, meron kunwari ikaw as a trader, of course the market in general, saka yung mga existing stockholder. Okay, game. So kunwari ako si stockbroker, tapos ikaw yung advance mag-isip, na feeling ko bababa yung yung stock price, eh. So gusto mong mag-short sell. Gusto mong mag-short sell. So, at kumita. Oh, of course. Gusto natin kumita ng pera. So, dahil mag-short sell ka at akong broker, anong gagawin mo as ano? So, kailangan kong mag-sell high. So, kailangan kong magbenta ng stocks. Oh, kaya lang wala kang stock. Oo nga, eh. So, anong gagawin ko? So, mahihiram ako sa'yo. Okay, you will borrow from me as a broker. Okay. And ako, as a broker, syempre marami akong kliyente, di ba? Oo. Na, kunwari, hindi naman gumagalaw yung stock nila. So, like for example, sabi na lang natin, isang share of stock lang. Oo, so... So, hihiram ka sa'kin mm-mm. ng share of stock. Okay. Mag-short sell. So, magbibenta ako ng stocks ng isang company. Mm-hmm. Pero since wala akong shares na yon, hihiram ako sa broker. Ikaw as a broker, titingnan mo sa mga kliyente mo. Kung sino yung hindi gumagalaw diyan. Oo, kung sino yung hindi naman ginagamit. So, for example, hihiram ka sa akin. Pairam ako ng ano, ng isang share. Ng isang share. Dahil short selling tayo. Shorts. Ilaban to, ha? Oo. Okay. So, inamoy talaga. So, ako broker, ito isang short. Or isang share yan ng isang company. Share. Okay, kuno isang share to. So hiniram mo kung kanino man. Okay. So ito, papahiram ko sa iyo. Ayan. So meron na ako isang share ng company. So ako ngayon, since kunwari, mag-isip, ibebenta ko to. Ibebenta mo. Kunwari, magkano ano yan? Ibebenta ko ng kunwari, market value, 400 pesos siguro ngayon. Kunwari, tingin mo, 400 pesos yan. Kunwari, currently it's 400 pesos. Tapos tingin mo, bababa siya. Bababa siya to 200. Isip ko tag-ulan na, hindi na masyadong uso ang shorts, ang mga tataas na presyo siguro yung mga jacket, no. So itong shorts na to, habang 400 pesos pa, ibibenta ko na siya. So benta mo. Pero itong binibenta ko to, hindi ako may-ari nito, hiniram ko to sa iyo, diba? So
Binenta ko na siya. So, kumita ako ng 400 pesos. Oh, tingin nga mo, 400 yan. Oh, 400 okay, 400. Yan. Okay. Eh, bumaba yung presyo. So, after a few days or a few weeks. Tama yung outlook. Oo, bumaba yung presyo. So, sabihin na natin na 200 pesos na lang siya. 200. Okay. So, ang gagawin ko ngayon, kailangan kong bumili nung shorts. Oo. 200 pesos. So, ito, 200 pesos. Bibili ako sa shorts. Bibili ako sa market. Okay. So, bumalik sa'yo. Bumalik sa akin yung shorts. Okay. Kaso, syempre, hindi naman talaga to sa akin. Hindi mo lang. You just wanna make money. So, susoli ko na sa'yo. Susoli ko na sa broker. Susoli mo sa akin. Oh. Eh, pero syempre, may commission ako dyan. Bakit? Eh, pinahiram kita eh. May non-chocolate cost ako eh. Eh, ako yung nag-isip ng strategy. Eh, basta dapat meron ako. Okay, at saka so, yung nilaman ko, meron din konti yun. Ah, so ibig sabihin, yung kinita ko ng 200, hindi to lahat sa akin. Of course, merong... May porsyento. May porsyento. Hindi naman, ano, 50-50. Pero 50-50 yung gagawin natin. Kasi, ayan. So may 100 ako. Oo. Diba? Pero hindi yan lahat sa'yo. Hindi sa akin lahat. Kasi hindi naman ko din. Yung meron din kaunti. Oo. Ayan. So, lahat tayo masaya. Okay. So that is short selling in general. Okay. Kumita ka ng... 100. 100 pa rin. At the end of the day. Oo. Okay. So, I hope malino yung explanation namin. And, of course, as PSE comes out with the exact with guidelines, rules and procedures, ganyan, on short selling. Basta, siguro sa short selling, maganda dyan is, alam ko is, they have an agreement, yung, kunwari, the broker and the person who's selling, meron ding, ano yan, agreement yan. Mm-hmm. And of course, the broker and with the clients as well, may mga agreements yan. So, just make sure to read on the fine print, but we'll come up with another video as these procedures, you know, come into play, but enough would be at least itindihan nila yung concept, diba? That's paano siya nangyayari. Paikot-ikutin nyo lang. Paulit-ulitin nyo lang yung video. Makukuha nyo rin. Alright. So, I hope may natutunan kayo today in this video. And kung nagustuhan nyo yung video namin, then please give it a thumbs up and share it to your friends. Yep. And to receive more videos about personal finance and investments, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. So, if may questions pa sila, they can just leave it sa comment section. Yep. Or send an email. Send an email sa amin. At admin@wealthrt.com. Okay, so bye-bye! Bye-bye!